kasabay nga po ng pagkatalong muli ng Houston Rockets sa kanilang huling 7 laban ngayong season ay hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga manlalaro na mag-away-away. Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin dito. Nasasamahan ko na rin ang balitang nagbabala na nga po ang Golden State Warriors sa pagkakabong muli ng kanilang Big 3 at ang naibalitang bagong starting 5 na gagamitin ng Los Angeles Lakers. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Tara! Mga idol, bago nga tayo mag-umpisa ngayon dito sa ating pangalawang pag-uusapan, ay bisitahin nyo na, ay follow ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayo mga NBA balita doon. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa NBA. Shoutout muna nga pala sa lahat ng laging nanunood dyan. So tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Sa pagkatalo nga po ng Houston Rockets sa kanilang huling laban kontra sa koponan ng Denver Nuggets ay meron na nga po sa kanilang mga miyembro ang nag-aaway-away na sa loob ng court. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Nagkakagulo na nga po ngayon ang buong koponan ng Houston Rockets. Ayon nga po sa inilabas na balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, nagkaroon nga daw po ng sagutan ang kanilang assistant coach na si John Lucas II at ang kanilang mga manlalaro na sina Kevin Porter Jr. at Christian Woods. At sa sobrang init nga po ng kanilang sagutan ay nagalit na nga po dito ang kanilang player na si Kevin Porter Jr. na pagkatapos magwala sa loob ng court ay agad rin naman nga pong umalis sa Toyota Center. Sinubukan rin naman nga po sanang takpan ng Houston Rockets ang kanilang player matapos nilang sabihin na nagtamo ng injury si Kevin Porter Jr. sa kanyang hita, kaya hindi na nga po siya nakapaglaro pa sa second half ng kanilang laban. Ngunit sa huli nga po ay lumabas pa rin naman nga ang katotohanan na nagkaroon ulit ang kanilang team ng napakainit na sagutan sa loob ng kanilang locker room na siyang rason bakit bigla na lamang nga pong umalis sa arena si Kevin Porter Jr. Maliban rin nga po dyan mga idol, nagkaroon rin nga po ng problema ang Houston Rockets sa kanilang big man na si Christian Woods na naglabag sa isa sa mga patakaran ng kanilang team. Kaya nakapag-desisyon nga po sila na hindi ito isama sa kanilang starting lineup at hindi nga po ito paglaruin pa sa second half ng kanilang pagkatalo kontra sa Denver Nuggets. Sa pangalawang story naman, pagkatapos nga po ng pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang game kontra sa Utah Jazz ay isa-isa na nga pong inihayag ng kanilang mga manlalaro ang kanilang kagalakan na pagbabalik muli ng kanilang superstar na si Klay Thompson na nagtala pa lang ng 24 na 3-pointer sa kanyang naging practice. At kabilang nga po sa mga na-excite sa kanyang paglalarong muli ay ang kanyang teammate na si Andrew Wiggins na nagsabing magkakagulo nga daw po ang buong NBA kapag nakabalik na si Klay Thompson. Maliban rin nga po kay Andrew Wiggins, ibinulga rin naman nga po ni Stephen Curry na lampas na sa 50% ang shooting ni Klay Thompson ngayon. Kaya kailangan na nga pong matakot ang ibang team, gayong mabubuo na nga pong muli ang original na Big 3 ng Golden State Warriors. Sa panghuling story naman tayo, sa pagpunta nga po ng Los Angeles Lakers sa taong 2022 ay magkakaroon rin naman nga daw sila ngayon ng bagong starting lineup na magpapalakas pa sa kanila. Yes mga idol, paunti-unti na nga pong nire-resolve ng Lakers ang kanilang mga problema ngayon at kabilang na nga po dyan ay ang pagbabago ng kanilang gagamiting starting 5 sa kanilang mga susunod na laban na posibleng buuhin ni na Russell Westbrook, Austin Reeves, Stanley Johnson, LeBron James at si Anthony Davis. Ibinulga rin naman nga po ngayong araw na gagamitin na ng Lakers si LeBron James at Anthony Davis bilang sentro. Ibig sabihin mukhang sila na nga po ang mangunguna sa front court nila. Hindi rin naman nga po masyadong madedehado dito ang Lakers gayong pinagsama-sama na nga po nila dito ang kanilang mga veterano at batang player. Kaya magiging mabilis pa rin naman nga po ang kanilang galaw sa loob ng court, mapa-opensa man yan o depensa. Masisipag rin naman nga po ang kanilang mga batang player na sina Stanley Johnson at Austin Reeves sa pagbantay ng best player ng kanilang mga nakakalaban. Kaya mas mapagtutuunan na nga po ng kanilang Big 3 na sina LeBron, Westbrook, Davis ang kanilang opensa. So yun lang mga idol. Once again, this is your J-Zone TV.